Hi guys, welcome back to my channel. This is Edgar Vlog. For today's video guys ay briefly ang gagawin natin sa ating sa buhok ng ating client. Ang gagawin natin ay magre-reband tayo, mag-ombre balayads at saka mag-hair spa, hair treatment. Actually guys, ang buhok niya ay 1 year na hindi na-reband. Meron pa siyang natirang rebanded at saka may beads. Kaya bago natin umpisahan guys ay i-intro muna tayo. Kaya intro, pasok. Rebanding. Kaya i-section na natin ang buhok ngayon at ilalagyan na natin ang rebanding cream number 1. Yan po guys, i-section natin na kunti-kunti ang buhok ng ating client. At napapansin nyo guys na ang ilalagyan ko ng rebanding cream number 1 ay yung sa may regrowth plan. Saka yung dati na rebanded niya ay saka may kulay pa at ay nilalagyan ko ngayon ng hair protect para hindi siya masisira pag nilalagyan ng gamot ng pang rebanding cream number 1. Ito ang teknik natin guys sa pagre-reband ng buhok na dati nang na-reband. At saka ang uunahin natin ng paglagay ng gamot ay yung may regrowth niya, yung bagong tubo. At saka paglalagay ng gamot guys ay as usual hindi natin ididiin sa anit para abot ng ang scalp ng ating client. Kasi pag naabot yun, may tendency siyang mag-hairfall. Ayan po, natatapos na natin guys ang paglagay ng rebanding cream number 1. At napansin nyo na may hindi nalalagyan kasi yun yung dati niyang rebanded hair at saka may bleeds pa. Kaya ibababad siya natin ngayon ng 1 hour kasi virgin hair na yung nalalagyan ng gamot. Saka natin ipababa yung gamot sa may bandang taas papuntang baba para malagyan yung natirang hindi pa nalagyan ng gamot. Ayan po, natapos na yung pagbabad natin ng 40 to 1 hour. Kaya ibababa na natin yung mga gamot sa taas, bababa na natin ngayon at saka ititest muna natin kung naluluto na ba siya. Ganyan yung pag-test ng rebanding kung naluto na ba siya. Yan po. Saka ibababa natin yung mga gamot sa may bandang taas at puntang baba. At ibababa natin siya na hindi natin siya tagalan ng pagbabad kasi nga rebanded na yung dati na na-rebanded yung buhok niya nasa baba. Ayan. Ibababad lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Saka natin babanlawan. At saka ipaplansa natin siya ngayon. Yun yung procedure ng pagre-reband. Plansa talaga. Thank you.
po guys, natapos na natin nalagyan lahat. Nababa na natin yung mga gamot niya sa may bandang taas papuntang baba. Bababa natin siya ng 5 minutes. Ayan po ang result ng ating rebanded guys. Nabanlawan na natin siya at na-blow dry na. Yun yung result ng rebanding natin. At ang gagawin natin ng stick to ay mag-oombre balayads na tayo. Yun yung hinimay-himay yung buhok sa kalalagyan natin ng foil. Yun yung ang tawag doon ay ombre balayads. Pagkatapos nating ma-applyan lahat ang buhok ng ating client ay ibababa natin siya ng 30 to 40 minutes. Titignan natin kung okay na ba yung bits niya. Kasi pag matagalan din, delikado rin kasi nariba na nga yung buhok ng ating client, kaya hindi na ipo-focus talaga natin yung pag-monitor ng kanyang buhok. Guys, hina-highlights na natin or ombre balayads, yun yung bagong tawag ng highlights ngayon. Ini-enhance lang ng ating mga dakilang mga hair technician. Maglagyan na yan lahat ay bababa natin siya ng 30 to 40 minutes or titignan natin kung mag-blitz na ba siya ng maigi para maganda yung result niya. Yan po yung result niya guys sa pag ombre balayads or ginagamit natin ang foil. Balayads or highlights. Okay guys, nabanlawan na natin ang buhok ng ating client. Ang ginawa natin ngayon ay step 3. Na tayo, hair spa treatment. Yan yung pamaraan ng pag-hair spa. Imamassage talaga yung gamot sa anit kasi purpose niyan ay para magamot yung hair fall at saka yung may mga dandruff ang ating client. Kaya ididingin talaga natin ang gamot sa may anit at saka i-massage ng maigi. Yun po yung pamaraan ng pag-hair spa treatment. Saka matatanggal din ang stress ng ating client lalo na pag galing siya sa biyahe, may mas maganda talaga kung i-massage natin ang kanyang buhok, i-hair spa natin. Yan po guys, i-hair spa lang natin yung maigi. Yan po, ginamitan na natin siya ng pangtanggal ng dandruff. Sa roots niya para matanggal yung mga dandruff niya. Yun yung procedure na hair spa treatment. Pagkatapos pala nating mag-tug guys at saka pag-massage ng buhok ng ating client ay bababa natin siya ngayon ng 20 minutes para absorb talaga yung gamot sa
notes niya at sa hibla ng mga tag hibla ng mamassage natin yung mga hibla ng buhok niya para ma-absorb yung kamot ng pang-hair spa. Mabusisi talaga siya, guys. Kaya ganun talaga yung procedure ng pag-hair spa para ma-satisfied yung ating client. Massage lang tayo ng massage. Okay, bababa na natin siya ngayon. Dito na po yung result ng ating rebonding at saka ombre balayage at saka hair spa treatment. Yan po yung before niya, guys. Kita naman yun yung kaibahan sa buhok niya at saka sa ngayon. Yan po yung after. Yan po yung after niya, guys. At bago pa lang kayo sa aking channel, please paki-subscribe and share and like and click the notification bell. Select all para ma-notify po kayo sa susunod ko pang mga videos na may upload. Okay guys, road to 1K na tayo. Kaya please paki-subscribe ang ating YouTube channel, Edgar Vlog. Yan lang po guys. Thank you for watching. Bye-bye.